Asintado sa pagbibigay komento sa mga issue. Anong self-defense ang gagawin mo sa siklista? Wala namang baril. Sus Mariosep naman. Problema na napakaliit na takpan lang, hindi pa kaya, kailangan ipaalam pa sa boss. Imbis na tumama yung proseso, may sisingit na ganun mga kalukuhan. Asintado sa pag-aksyon sa mga daing at hinaing ng sambayanan, pinangungunahan ng Batikang Mamamahayag at Lingkod Bayan, Erwin Tulfo. Kasama ang seasoned broadcast journalist, Aljo Bendijo. Punto Asintado. Reload! Hi, good morning, good morning, good morning! Visayas, Mindanao, Luzon! Kumusta po kayo? Araw po ng Webes, 21 ng Marso. Welcome! Ito po ang programang Punto Asintado. Ako po ang inyong lingkod, Erwin Tulfo, with... Your Tito Al, Jaljo Bendio Kong, may butag. Bayan ha, live na tayo napapakinggan at napapanood sa PTV at Radyo Pilipinas Station sa buong kapuluan. Yun. Oh, PTV tayo, Channel 3. Yes. Channel 45, 49, afford the box. Oh, syempre, naka-simulcast din tayo online. Punto Asintado Reload FB page. Sa FB page mo, Erwin Tulfo, YouTube channel ni Congressman Erwin Tulfo. Meron din yung Punto Asintado page. Oh, yun. FB marami page. Marami mga page ito. Page 1, page 2, page 3. May pa isa pa. Alexis Joseph Bendijo, FB page. Mm-hmm. Dami pages. Anyway, ngayong araw po, patuloy ang pamimigay naman natin ng 2,500 na pesos. Na sa ating mga lucky listener. All you have to do, paano ba mechanics yan, Bayaljo? I-text lang ang inyong pangalan ha, at kung taga saan kayo sa 0962-701-2328. Halimbawa, Aljo Bendijo, Pasig. 0962-701-2328. Yun lang. Simple. Tapos? Okay. So, mamaya po ay tayo po mamimili at ating tatawagan at tatanungin kaugnay sana pag-usapan sa ating programa. At syempre, yung pong maswerte makakakuha ng tamang sagot, merong instant 2-5. 2,500. 2,500 pesos. Pakakilis lang. Ilistan nyo lang. Ilistan yung pangalan na in-interview natin. Kong. Exactly. Yun, mga ganun. Okay, dito muna tayo, Bayaljo. Sa lahat ng may mga birthday, as usual, ha? Annabel Ayubo Saino, happy birthday sa'yo. Happy Mansari din kay Miss Paranaque and Mr. Apari. Sino ba yung mga yan? Parang alam ko na yan. May palakad-lakad dito kanina. Hindi nila mabanggit yung pangalan. Yun yo ba yung naka... Yung siya. Naka-miniskirt ba yung kanina? Yan, yun. Yung kanyang BF nandoon sa Apari. Apari. Oh, ganun ba? Gan. Oh. Parang long distance love affair. Kaya LDR. Oh. Meron pa bang gano'n? Parang hindi naman ang sisira mga gano'n. Nawawala. Maghihiwalay din. No, masyadong malayo naman ito. Joke. Masyadong malayo naman kasi yan. Maganda ang kanilang sama ngayon. Maganda? Okay, oh. In love na in love. Laging lalong tumitibay ang kanilang relasyon. Sexy nga kanina eh. Ha? Naka-miniskirt nga eh. Galong ba? Inis para niya ako eh. Wow. Alas G6 na nga. Nakita yung tato. May pinakita pa talaga yung tato niya. Saan yung tato? Iyon. Ito naman, puntahan natin, Bay. Ngayong umaga, itong mga pag-uusapan natin, mga residente na naapektuhan ng landslide sa Maco, Davao de Oro last month. Abay, nagre-reklamo yung ilan dahil yung mga hindi naman daw biktima ng landslide. Aha. Ay naging prioridad ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng pabahay. Di ba po yung natatapos sa kalokohan nila dyan, Kong? Hanggang ngayon pa rin. Ayan o. Inuna pa raw ang ibang residente na hindi naman direktang natabunan ang kanilang bahay na landslide. Parang nandoon sa kabilang barangay o talagang hindi tinamaan niyang ganyan. O. Yan o. Hindi nasira. Pero sila ang priority na bigyan. Ano ba itong mga taong ito? Mga pusang iring. Wala talaga. Ay, alam mo... Yan ang problema pagka mag-anak ni ganito, ni ganon. Diyan nagiging problema. Imposible hindi alam ng gobernador ng Davao de Oro yan. Tsaka ng ay, mayor. baka si mayor lang. Siyempre si Gob. Maraming inaasikaso ng mga Gonzaga, bayan. Diba? Oh. Gob, Gonzaga, di, may butag. Di ba congressman yun? Gonzaga. Sino bang gobernador? Basta mamaya, report natin ito. Baka hindi alam ni Gob.
No. Ah, may relocation, libre yun. Relocation site. O, oh, Gonzaga. Bigay ng gobyerno. Oh, si Gov Gonzaga. Pagkatapos, uunahin yung mga hindi naman nasira ang bahay. It's unfair! It's unfair! Ito pumalpak na nga kayo dyan, sumablay na nga kayo dyan, dahil napatayo kayo na magstruktura dyan, ang daming namatay, ito na naman, panibagong kapalpakan. Yung bahay, hindi kapalpakan ito. Ito, anomalya. Anomalya. Bakit mo bibigyan ng bahay yung mga hindi naman nasira ang bahay? Inuna pang mga pusang siring itong mga ito, dapat dito, kastiguhin natin ito. Dapat dito mga... Ito pa, bay, dagdagan ko na yung mga problema natin para lalo tayo magalit. Elevator sa overpass na dapat sana itutulong sa mga PWD at senior at mga buntis. Useless. Ilang buwan pala nagamit, sira na. Mukhang itong elevator na ito ay substandard. Wala to. At saka marami ako nakitang ganun ha, diyan sa Region 4 na mga ganyan. Hindi na gumagana. Pati sa Region 3. Sino kaya nagkapera nito? DPWH project 'yan. Okay. Maganda naman yung purpose. Naglagay sila elevator kasi mataas. Yes. Hindi na gumagana. Sana minsan din nagamit 'yan. Sana Public Works and Highways nagginawa na lang ninyo escalator, mas mabuti pa. Mas madali i-maintain. Bakit pa ganito tayo ng ilang mga opisyal ang pamahalaan, no? Inuuna sarili. Puro bulsa, natali, suksok sa bulsa lahat. Pwede, pamigay natin yan sa mga nakikinig, nanonood sa atin. Hindi, ibig ko sabihin, alam mo na, magkano ang dahilan dyan. Yan. Puro na lang, suksok sa bulsa kayo. Yan ang dahilan dyan. Kaya tinamaan kayo ng kulugo. Kung maganda yung elevator na yan, tatagal yan. Sabi naman ng angay na tinuturo ng DPWS, hindi, kasalanan nilang LGU. Sabi ng LGU, isang linggo pala namin ginagamit, sira na. Repair kami ng repair. Linggo-linggo. Tatakbo ng isang araw, sira ng anim. Pustahan tayo, presyo niya, ang mahal niyan kong. Sigurado? Oo. Tanungin natin. Doble, triple pa. Tanungin natin ang DPWH dyan. 41? 4 million? 14 million? 14 million? Hindi, kasama na yung tulay. Tulay. Plus yung elevator. Gano lang naman yan. Siguro hindi abot na 14 million yan. Susful bida. Nabulsa na niya. Mga elevator, mga 5 million. Oo na nga. Itong... Pero walang kakwenta-kwenta man yung elevator. Di ba nagamit? Kaya nga. Ba't ganyan ang mga... Kaya nga dapat escalator na lang ninyo ang nilagay ninyo dyan, DPWH. Kasing elevator, mas complicated yung mekanismo niyan. Ang escalator, may kadena lang doon sa ilalim. Ganun na lang ganun. Pag nasira, buksan mo. Buksan mo. Ito hindi. May mga makina ito doon sa ilalim eh. Bida itong mga taong ito talaga. Ginagawa nyo kami mga tanga. Ha? Hindi na kami mga tanga ngayon. Kaya natin yung pangalan ng elevator na yan. Guanggao. Guanggao. Guanggao elevator. Alam ko yung mga matibay. Mga Mitsubishi. Yan. Samsung. Sa kanila, Guanggao. Guanggao. Galing saan to? Ay, alam mo na. Alam ka pa naman Guanggao. Japanese. E, Guanggao ni China. Anyhow. Galing naman. Kayo ha. Puro kayo mga kabalos na ganyan. Mga kalokohan ninyo. Anyway, tatalakayin natin yan mamaya, bayan. Ito pa. Ito, medyo good news naman ito. Ito tayo. Sige. Yung PhilHealth may pinag-aaralan na ilibre itong dialysis at chemotherapy medicine. Yun, maganda kasi ito. Kasi akala natin, pag dialysis, wala ng gamot. May nilalagay pala ng mga chemical doon. Okay. Pati yung sa chemotherapy, may nilalagay. Mm-hmm. Yung machine, libre na. Nilibre na ng kwan. Yung paggamit mo ng makina. Sagot na ng PhilHealth yun. Okay. Pero ang problema, yung gamot, ilalagay mo. Yun, libre na rin. Yun ang pinag-aaralan. Sabi ni Speaker Romualdez, baka pwedeng pag-aralan niyo, gawin niyo na rin libre. Lalo na sa mga mahihirap na yung kababayan. May mga sakit sa bato ito, ha? Nagda-dialysis na. Exactly. May kidney problem. Maganda balita yan. Malapit na po yan at pinag-aaralan niya. Siguro, in about a matter of weeks po yan, malalaman na natin. Pero sabi ng PhilHealth,
Maaring hindi mo na lahat mabigyan. Yung mga mahirap mo na at saka mga minimum wage okay. earner. Oh, at least dahan-dahan. Dahan-dahan. Pero at least meron. Kasi hindi ano ha, hindi madali ang nagda-dialysis kong. Magastos talaga yan. Saka mahal yan. Mahal, oo. Oh. 3 times a week ka. Oo. Oh. Saka tagal pa pala niyan, bay? Oo, oh, pag wala na yata ang gamutan niyan. Almost 2 to 3 hours ka nakaupo, gano'n, no? Talaga, pag nasira ang kidney mo, sa pagkain yan, eh. Oo, oh. Eh, talaga, habang buhay, nagamutan. Kaya ikaw, mag-amayos ka ng mga kainin mo, ha? Oo. Oh. Mahilig to sa... Kung kinakain ko ito, eh. Miinom nito, patis, eh. ginawa soft drink. akala ko, orange. Sabi ko, ito, inanamoy ko, amoy patis. Yan, mahilig sa soft drinks. Yan, mahal. Tirunga eh. Oh. Sabi ko, hindi naman suka ito. Manang, sabi ko. Ito ay patis. Manang may manang. Buanggaw daw. Kaya tingin mo yung kanyang balat. Akala mo. Stala. Akala mo isda. Grabe. Grabe na. Ayos eh. Hindi, bukod na pagkuti si Tala oh. Itatanong mga tao, sino may Tala eh? May asin pa yan, boss. Mamaya, yung isa naman. Huwag ka lumapit-lapit dito. Nangangalis kayo daw, iba lahat. Oh, yan naman. Ito na. Ito na tayo sa mga nagbabaga mga balita. Ngayong araw na ito, aprobado na sa ikatlo at huling pagdinig sa kamera itong resolution of both houses number 7 na layong maamyandahan ng economic provisions ng ating saligang batas. Oh, 289 na mga mababatas po ang pumabor dyan. 7 ang tumutol. 2 nag-abstain. Pangunahing idakdaya ni House Speaker Martin Romualdez bilang sagot sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr. na mapalakas at mapanatili ang pag-angat na ekonomiya ng bansa. Okay, so hikayatin ang mga dayuhan na kung mamuhunan na dito, mag-invest. Maglilika ng maraming trabaho yan sa mga Pilipino. Advertising, ano ba yan? Public utility, education. Education. So, tatlo yan actually. Napapayagan na silang pumasok. Abay, ay tuwan-tuwa dyan. Yung kaibigan ko sa Puerto Princesa, si Joel Weng Elibera. Uh-huh. Sabi niya, good job. Very good, sabi. At nais ka rin po batiin yung mga kasamahan namin dyan sa ACCIS office sa Puerto Princesa sa pangunguna ni Arlene Cruz. Arlene Asuncion. Salamat po. Morning. Mabuhay at saka si Rodolfo Palangka, si Mayor Moyo. Palawan. Palawan. Bantayan si yung Ordan. Bantayan niyo yung ano natin diyan ha, yung underground river. May mga sari-sari store, may mga coffee shop, may mga spa. Sus, mga spa. Matulad tayo doon sa Bohol. Bantayan niyo na mabuti diyan. Pati masungi din kung masungi Geo tawag dito. Geo Rizal. Geo Reserve Park. Ano ginawa? Eh, meron na rin mga swimming pool. Ba? Oh. Eh, yan ang problema sa atin. Hindi tayo marunong mag-alaga ng bigay ng Panginoon Yun Diyos. Na ha? Binabastos natin, binababoy. Pakisilip na lang. Bigyan mo kami ng permit yan. Ang Pambi pa rin. Pambi pa rin ang may nagbigay daw ng permiso. Pambihira talaga itong Pambi na ito. Pambi na ito. Dapat dito buwagin ang Pambi. Pati ang DNR, silipin to kong sus porbida. Anyway, naglabas ng cease and desist order naman ang National Water Resources Board laban sa kontrobersyal na ito na, Captain's Peak Garden and Resort. Na naman! Illegal! Itinayo dyan sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Itigil na yung, layan niyang matigil na ang deep well water extraction activities ng resort. Uy, sa ilalim pala ng lupa sila kumukuha ng tubig. Yun. Uy! Ay sinisagawa sa investigation na ginawa, napagalaman na gumamit ng deep well para sa kanilang tubig ang resort. Illegal ang basta-basta maghukay ng lupa para makakuha ng tubig kung wala itong permit. Line din ng inalabas na order na pagpapaliwanagin ang resort kung bakit hindi sila maaaring makasuha ng kriminal dahil sa illegal na deep well water extraction. Kaya pala. Alam mo, hindi naman mag-extract yan ng deep well
kung hindi binigyan ng permit ng pambi pa rin. Pambi, ira naman tong pambi. Bakit ka mag-extract yan kung gamitin mo sa bahay mo yung tubig? Oh. Eh, kaya sila nag-extract yan dahil may permit sila sa pambi. Tsaka hindi posibleng hindi alam yan ang pambi ng mayor, ng gobernador dyan sa Bohol. Malalim mo. Naintindihan natin ng pambi, magkano? Magkanong daylan, pambi? Alas 10:17 ng umaga, bayan. Dire-diretso ho tayo ngayong araw ng Thursday. Itinaas na, Bayal Joe, ng Pilipinas sa Crisis Alert Level 3 sitwasyon ngayon sa Haiti. Hmm. Sa may Caribbean ito. Ito isang bansa na malapit sa Caribbean. Hmm. Ibig sabihin yan, hinikayat na ng ating pamahalaan ng mga Pinoy doon na voluntaryo nang umuwi dito sa ating bayan dahil sa lumalalang tensyon sa naturang bansa. May 63 Pinoy sa Haiti. 63 na ba? Nabasa ko kanina. Parang 106 ito eh, sa lumi. Sa Haiti, ang nais, 63 ang nais na umuwi. Pero yung iba, ayaw pa siguro. Pero halos lahat daw niyan undocumented, illegal. Karamihan sa kanila ay mga walang papeles. Walang papel. Ang nangyari ho doon, yung mga gang. Gang ho ngayon ang namumuno na wala na ng pwersa ang mga pulis at ang mga militar. Ewan ko kung nasaan yung mga pulis at militar. Puro gang na ito. Plano naman po ng Estados Unidos, dahil ito po ay kaalyado nila, kaibigan nila, magpadala na ng mga Marines. Doon sa Haiti? Sa Haiti at maging peacekeeper. Ngayon, nag-resign na rin yung primo ministro nila doon. So, nag-resign na. Si Ariel. Ariel? Si paring Ariel. Oh, si Ariel. Paring Ariel Henry. Alam ko nga mag-resign ito. Kasi nakita ko itong mga nagdaang araw, parang malungkot. Malungkot si paring Ariel. Tinext ko, sabi ko, pare. Oh, sabi. Parang malungkot ka. Hindi ako sinagot. Kasi wrong dead number. Ibang Ariel pala yun. Ibang Ariel. Well, si paring Ariel natin doon sa kabilang ano lang. Si iba ito, Henry ito eh. Ariel Henry. Kaya pala. Henry, Prime Minister ng ano yan, Haiti. Ay, sa atin eh. Napunta kay Ariel. Si Ariel yung nasa, kilala natin, Ariel Dacuycuy. Nasa Barangay Piñahan yun eh. Ayun. Parang Ariel, good morning. Oh, morning, Ariel. Hindi pala ito. Napunta tayo. Ayun na! 10:19 ng umaga, lucky listener number one. Nasa linya si Sheila Tak. Baka Sheila ng Tacloban. Tacloban ang pilipin. Hindi, Tacloban. Nang napunta ng Montalban. Sheila Tacloban na nasa Montalban, Rizal. Ba't napunta ka dyan sa Montalban, Sheila? Sheila, good morning. Good morning po, sir. Tacloban ba talaga ang apelido mo? Opo, sir. Tacloban po. Taga Tacloban ba talaga kayo? Hindi. Hindi po. Taga Mindanao po ako, sir. Saan? Sa ano po, sa Usamis po. Usamis. Sige. Ma'am, ilang taong ka na? 44 po, sir. Bata pa. May trabaho? Wala? Housewife? Ano? Sa ngayon po, sir, wala po akong work. Ilan hong anak? May anak ba? May pamilya? Isa po, solo parent po, sir. Solo parent. Nanginginig ka yata sila. Nanginginig si Sheila na tatakot ka ba? Na kinakabahan ka ba, Ma'am Sheila? Opo, sir. Huwag ka matakot. Hindi naman kami mukhang nakakatakot dito. Oh. Kaya pinalabas ko na si Miss Paranaque. Wala na. Si Tala, nandito pa. Matakot. Kaya hindi namin pinapakuha ng mga muse namin. Anyway, ma'am, ito po ang katanungan namin. Nakinig ka ba? Kanina pa, nakinig ka? Opo, sir. Okay. Ma'am, ito. Anong bansa? Anong bansa ang mga Pilipino na pinapauwi na natang gobyerno natin dahil may gulo doon? Anong bansa? Sa Haiti po, sir. Haiti is correct! May 2,500 ka! See, ganun lang kadali. Thank you din. Congratulations. Thank you. Okay, tamo. Tumbilis lang. Nire-nervous ko. Parang gusto ko umiyak. Excited lang. Tanong ko sana ano nangyari kay mister. Sa makabilang buhay o sa makabilang bahay? Malamang. Kasi solo parent eh. Malamang, ano yun? Baka malay natin, sa makabilang bahay o buhay. Dalawa lang yan, bahay o buhay. Sa makabilang buhay. Pero madalas talaga ay... Si Kuan eh, pangatlo na ito eh.
Si Miss Marignaki. Yung Mr. Rapari. Tatlo sa makabilang bahay yung mga partner. Bakit kaya nangyayari sa kanya yan? Eh, maganda naman si Miss Marignaki. Diyan lang po kayo. 10:22 ng umaga. Bayan! Magbabalik pa. Punto. Asintadong ilog. Asintadong pagtulog. Punto. Asintado. Reload. Dito sa PTV at Radyo Pilipinas. 7:38 PM. Ngayong Marso, may pagtaas ng 2 centavos kaya ang ating kabuang singil sa kuryente ay 11 pesos and 94 centavos per kilowatt hour. Nako, baka atakihin ako sa init na to. Ayan o, lakasan ko para naman guminhaw ang pakiramdam natin. Huwag kayong mag-alala, Lola. Sabi ni Meralco, basta naka-DC fan, kahit higher ang setting, 30 centavos per hour lang ang dagdag sa konsumo. Siguradong maginhawa pa rin kayo ngayong summer. Ay, salamat naman ako. This is a paid advertisement. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang balansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug Outlets. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakta na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with a star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa beefy sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh, yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, D3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Star! Ay, momski! Teka, ano'y kinakain mo? Yan ba ay Star Corn Beef? Star sulit, kaya try nyo na! Ngayong Marso, may pagtaas ng 2 centavos kaya ang ating kabuang singil sa kuryente ay 11 pesos and 94 centavos per kilowatt hour. Nako, baka atakihin ako sa init na to. Ayan o, lakasan ko para naman guminhaw ang pakiramdam natin. Huwag kayong mag-alala, Lola. Sabi ni Meralco, basta naka-DC fan, kahit higher ang setting, 30 centavos per hour lang ang dagdag sa konsumo. Siguradong maginhawa pa rin kayo ngayong summer. Ay, salamat naman ako. This is a paid advertisement. Zero in tulfo yan. Aras po natin, alas 10:25 ng umaga, bay. Diretso na tayo dito sa issue na reklamo sa atin ng isang kababayan natin doon sa Maco, Davao de Oro, na inuna raw ng LGU ng barangay, bigyan ng bagong tirahan doon sa relocation site yung ilan dyan na hindi naman apektuhan ng landslide, na hindi naman nasira ang bahay. May pinapaboran to. Yun ang right word, pinaboran daw. Kasi hindi naman daw nasira ang bahay. Sila na nasira ang bahay, nakapila pa rin, nasa evacuation center pa rin. Itong mga to. Yung mga hindi nasira ang bahay, nandoon na sila sa bagong bahay. At paparentahan na nila yung luma nilang bahay. Pera-pera na naman to. Sigurado. Unahin natin ang buhay. Normal na yan dito sa ating bayan? Tapos nito, pagtatanongin, di-deny. Mahiling yung mga denial kayo, ha? Parang wala kayong pinagkaiba sa iba dyan. Sige, ito na. Anyway, magandang umaga. Sino itong kausap na kausapin alias natin? Cecilia Kong. Alias Cecilia. Cecil na lang. Miss Cecil, good morning po. Miss Cecil, good morning. Hello? Nakikinig siya sa, sa TV monitor. Yata. Hello? Hello? Yuhu! Uy. Wala na. Sabihin mo na. Sabihin nyo, ma'am, patayin mo yung radyo. Tapos pakinggan mo na lang yung monitor. Alias Cecil. Hello? Ayaw niya yata ni Cecil. Alias. Tatawagan ulit. Kalampagin natin to si Mayor dito mamaya. May ginagawang kalukuhan na. Mayor! Kasakit na nga daw si Mayor. Kasakit na. Kasakit na. Ayaw kung...
Nagsakit-sakita. Oh, no? Andiyan na. Andiyan na. Ayan na. Alias Cecilia. Alias Cecilia. Hello. Good morning. Hello po. Good morning. Opo. Okay. Okay. Eh, ikaw po, itatago na lang natin sa pangalan na Cecilia. Ano po, ma'am? Okay lang ba sa inyo yon? Alright. Para, para hindi ho naman manganib ang inyong kalagayan dyan. Anyway, tanong ho natin. Ang sumbong ho ninyo sa amin, meron na mga relocation site at pabahay na ibinigay ang gobyerno. Sino ito? Ang LGU ng Maco o ang probinsya ng Davao de Oro ang nagbigay ng mga relocation site at pabahay? LGU Maco po. LGU Maco daw. Maco. May bahay na doon sa relocation site? May bago na? Hindi po. Hindi po, shelter lang po yun, tent city po. Pero lupa, may lupa. Ibig sabihin? May lupa po. Oh, ikaw na ang titira doon, tama? Oo po. Okay. Pansamantala lang po yun. Okay. Ngayon, ang sabi mo sa abe, paano? Inuna pa, sino namamahala nito? Ang barangay ba o ang munisipyo ang pag-aasay ng mga lupa, ng mga shelter? Ang munisipyo po. Ang munisipyo. Okay. Kayo, alias Cecil, ay yung inyong bahay nasira. Tama po ba? Yes po. Okay. Pero hindi kayo nabigyan ng relocation site at hanggang ngayon ay nakatira pa kayo dyan sa evacuation center. Tama? Yes po. Alright. Yung mga, pero may mga nabigyan na kayo mga kasamahan na hindi naman nasira ang bahay at hindi naman apektuhan ng landslide. Tama rin po ba? Naapektuhan sila ng landslide po, pero may bahay pa sila. Ah, okay. Hindi nasira? Hindi sila direktang nasira ng ano. Baka naman tumabingi yung bahay nila. Hindi kaya? Hindi natabunan, hindi nasira? Po. Okay. So, Inuna daw kong inuna. Eh. Oh. So, bakit ho sa tingin ninyo inuna ho sila at hindi kayo? Kaanak ba nila mayor ito? May connection ba sa City Hall? Kaibigan. O si kay barangay? Ano po ang pagkakaalam nyo, alias Cecil? May connection po ito sa LGU. May connection? Bakit? Bakit yung nasabi ho? May connection sa LGU? Sila kasi ang nauna eh. Ganon. Ano bang usapan? Yung mga nasira talaga ang bahay, yun ang dapat unahin na i-relocate. Tama? Tama po. Oh. So ilang pero nagsumbong na ba kayo? Alias Cecil? Sa munisipyo? Hindi naman kami pinakinggan po. Oh. Sino ba kausap nyo? Alias Cecil? Cecil? Ang tagapamahala ng MSWD po. MS. Sabi niya unahin pa yung 89 na batch. 89 batch. Ano yung 89 batch na yon? Na 89 batch na nakatira sa Tent City po. Ah, okay. Nandiyan na si Governor Dorothy Gonzaga Kong. May buntag, Gov. Governor Gonzaga, ma'am, good morning. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas. Governor, good morning po. Yes, good morning po, Kong. Good morning, Sir Aljo. Morning. Ma'am, ito nga po, meron tayong isang complainant. Medyo marami din daw ho ito. Nagtataka ho siya at nagsusumbong sa amin dahil napanood niya dito sa programa dahil nagkakaroon na po na tayo ng investigasyon sa Kongreso. Pero ang kanyang sumbong, ma'am, ay tungkol doon sa pag-aassign sa relocation site. Yung mga nasira daw ang bahay, hindi naman nasa evacuation center pa rin. Pero yung mga hindi naman nasira ang bahay, siyang inuna na ilipat doon sa mga relocation site. Alam ho ba ninyo ito, ma'am, or ito ho ba pwede ninyong silipin at matanong ang munisipyo ng Maco, Gob? Yes, sir. Kong, opo. Ganito po yun, Kong. Hanggang ngayon po, naghahanap pa po ang, first things first, it's the LGU Maco who's taking charge. Correct. Of lahat ng beneficiary at pati paghahanap ng lugar na malilipatan nila. Aha. So, tinulungan po namin, nakahanap po tayo ng temporary relocation site nila na yung isa ng Quasay Parish, pag-aari po ng Diocese ng Tagum, na ang maa-accommodate lang po ay 89 tents lang.
Tapos po, yung may isang site pa po na pinapahiram ng Apex, which is supposed to be the site for their hospital, na ang ma-accommodate lang po ay 123 tents lang po. So, bale, a little over 200 lang ang kaya pa po nating mailagay doon. So, ang ginawa po ng MACO, kasi may meeting po doon, kasali po ang yung sa province side po, kasali po ang PDR namin at saka PSWDO. Eh, meron po silang guidelines na binigay. Madami yun eh, parang walo. So, ang primero po nun is dapat bona fide resident ng barangay Masara at saka barangay Mainit. Kasi ang Masara, talagang kung sira ang bahay o hindi, it's immaterial na po kasi hindi na po pinababalikan lahat doon. Okay. Kaya considered po talaga sira lahat kasi bawal na po bumalik. So, yes, hindi po totoo yun na may pinapaboran na hindi naman nasira ang bahay, pero biktima rin siya ng landslide. Is that correct, Governor Gonzaga, ma'am? Well, I should say so. Di ako makapagbigay ng definite answer dyan, but meron po kasing guidelines. And in so far as the consideration kung sira ang bahay o hindi, considered sira na po lahat yung nasa masarap po. So this is the explanation, Gob, na dito sa 40 families. I think it's just a matter of communicating with them siguro, Gob, if you can send somebody and tell them na Hindi na importante kung nawasak o hindi ang bahay. Dahil yung mga hindi nawasak ang bahay, hindi na rin pwedeng balikan. Tama? Definitely. So bawal talaga. It's not true na hindi may pinapaboran. May pinapaboran. Kundi, ang pinag-uusapan lang dito, pag kahit na nakatayo ang bahay mo, hindi ka na rin pwedeng bumalik. Dahil considered na talaga na ika nga, danger zone po yon at hindi na pwedeng balikan. So, correct po, sir. Okay, yung pong mga shelter na yan, may lupa po yan, of course. Sa kanila na po yon, igagawad na sa kanila? Go. Ay, hindi po. Hindi po. Giniram lang namin sa Diocese of Tagum at saka sa Apex. That's why MACO is having a hard time pa po maghanap ng para permanent relocation kasi kailangan namin ng naghahanap pa po kung saan makabili. Tapos, kailangan pang i-check ng MGB kung po pwede. Yung pinakamalap, yung mga barangay na malapit din doon. Kasi kawawa din naman yung mga tao na as in ang layo ng malilipatan nila o lalo na kung sa ibang munisipyo pa. Kaya naghahanap talaga kami ng mas malapit, malapit-lapit doon sa dating tinitirhan nila na papasa sa MGB po. So, sa kanila na po yung at sakasakali? At kaya naming bilhin. Okay. Ayan, definitely, yes. Oh. Ibibigay na po natin. Libre, okay. Opo po. Alright. Anyway, sige. Gob, siguro next time, ma'am, communication lang siguro kasi mga tao naman natin, alam naman ho natin, siguro stressed out sila. Tama. Nagagalit, kagad ituturo ang daliri, may pinapaboran, may ganito, may ganon. So, yun ho. Tsaka last na lang po, Gob, siguro. Yes, pakiusap namin, baka kung talaga mga danger zone, kasi mukhang nalusutan ng MGB, ng ang pagpapatayo ng mga bahay ho dito. So, may problema ho siguro yung MACO po, LGU. Kailangan siguro matanong sila na bakit pinayagan na dumami ang kabahayan dyan when in fact, ulit. That's already considered a no-build zone, Gob. Tama. Yes, sir. Opo. Ang narinig ko din po, kasi nahihirapan din po kami, in particular yung sa PLGU, probinsya, di kasi namin mahagilap si CAP. Isang beses lang. Kaya nagtatanong nga kami kung sino yung mga residents doon. Wala kaming listahan. Kaya naghahanap na lang kami nung dating census namin. Tsaka, I'm sure, kasi the barangay earns a big portion in the share of the national wealth. Kasi nga, may Apex operation doon. And mostly naman, kapag meron pang pinapatira or what, meron niya mga mitigation measures kasi impact barangay siya. Kaya nga may share siya eh. Yun nga ang inaano namin kung bakit di pa naka-relocate or at least merong mga structures or infra na
nagpo-protect yung mga tao doon. Okay. Anyway, mukhang, oy! Barangay Masara Chairman Douglas Dumalagan Jr. Gusto ka makausap ni Governor at ng mga kababayan mo. Huwag yes, ka lang, sir. Huwag thank kang, you. Hindi kaya, hindi rin makita mo. Hindi kaya natabunan na rin ito. Huwag naman sana, Panginoon. Hindi naman po. Pero, hindi kaya sabi huwag naman sana, Lord. Huwag naman. Huwag naman. Nung kasi, sir, nung nag-exit ano kami, nung tinapos namin yung operation ng retrieval dyan, nandiyan pa. Pinapuntahan na naman namin sa bahay niya. Pinicturan lang nung nag-serve kasi hindi niya nire-receive. Kasi gusto namin mag-attend din siya ng mga... Pero nandiyan pa. Nakita pa siya. Hmm. Nandiyan. May proof of life. Nung isang, nung unang meeting na mo, andyan naman siya eh. Oh. Pero eventually, hindi na po. Wala na. Kasi maraming mga kwento doon na merong mga boarding house, etc. Minigosyo si Kapitan doon? Kapitan ng Dominant Minigosyo? I cannot tell kung sa kanya ba or what. Ako na magsasabi, ma'am. Isang ina. Yes, please. Ako na mag-ingon. Ikaw. Negosyo na ni Chairman Douglas Dumalagan. Negosyante na yun si Chairman. Negosyante ng tawhana na. Imbis na magtrabaho. Chairman, giuna pa negosyo. Anyway, ma'am, daghang salamat, ha, Gobernadora Dorothy Gonzaga. Yes, sa oras po, sa amo. Thank you, ma'am. Kaya pala... Hindi, balikan mo si Alias Cecil. Cecil? Alias Cecil. Cecil, yes, ayan. Ma'am, narinig naman yung siguro explanation, hindi porket hindi nasira ang bahay, pag biktima ng landslide, as considered na rin yan, nasira ho yung bahay, wala na siyang babalikan. So, lahat naman daw ho, naghahanap lang talaga ng lugar, kaya konting tiis lang ho siguro. Naintindihan ko rin ho, Ma'am Cecilia, yung... sinasabi ni Gob at naintindihan ko rin yung reklamo niyo. Kaya sabi ni Gob, pare-pareho naman daw kayo biktima po ng landslide. Yung sa inyo lang, nasira yung bahay. Sila hindi nasira pero hindi na po sila pwedeng bumalik po doon, Ma'am Cecilia. Yes po. Alright. Okay. Salamat po, Ma'am Cecil. Thank you po. Thank you po at for calling us. Thank you po. Wanted na to si Barangay Masara Chairman Douglas Dumalagan Jr. Sabi mo nga ng French yan. Huwag kang... Baka hindi mo itindihan Tagalog eh. Ito bisaya. Ayaw pagbungol-bungol di ha. Kilisod ng magbungol-bungol puro dili bungol. Yun. Magbuta-buta di naman po kabuta. Ha? Anong buta-buta na naman? Buta isa ko zero eh. Ano ba yung... Magbingi-bingi yan, di ka naman bingi. Okay. Magbulag-bulagan, di ka naman bulag. Ayun. Negosyante ka lang. Napapasak mo pala ng parentahan dyan sa ano. Huwag ka na kasi mag-negosyo muna. Inuna negosyo. Baka mamaya, lahat ng mga nasira, yung negosyo niya yun. Pero tatago. May hiya ka pa ba? Kapal nga ng ano mo eh. Kaya nga sabi ko sana hindi siya napasama doon sa nawawala. May nawawala pa kasing siyam. Baka dandun. Baka hinahanap niya yung boarding house niya kung saan. Kinuha niya mga kahoy siguro. Yero doon. Wala na. Tayo na naman niya. Ikaw chairman ha. Niloloko mo kami ha. Hindi kami mga ano ha, mga engot ha. Anyway, oras po natin 20 minuto bago sumapit ang alas 11. Ito, lucky listener number 2. Glenn Gamoso ng Pagbilaw, Quezon. Glenn, good morning. Yes po, Sir Erwin. Good morning. Ilan taon ho si paring Glenn? 46 po. Bata pa. May asawa? May asawa? May asawa po. Ilan? Isa lang po. Yung anak? Ilan ang anak? Tatlo. Ilan ang anak? Ikaw talaga. Linawin mo eh. Siya-misim, natataranta siya eh. Hello, isa na asawa. Sabi mo, ilan asawa? Hindi, sabi niya, may asawa. Asawa. Ikaw, ilan? Ang anak. Malayo kasi yung continuation eh. Alright. Anyway, ano trabaho? May trabaho kayo, Glenn? Driver po. Okay. Okay. Alright, ito. For 2,500. Ang tanong, nakinig ka ba? Nanood ka? Apo. Okay. Sige, ito napakasimple. Katatapos na namin ma-interview si Gob. Ano ang pangalan ni Gob ng Davao de Oro? Gonzaga po. Ano Governor Dorothy Gonzaga is correct. May 2,500 ka. Dorothy Gonzaga. Congratulations, ha? Glenn. Alright, 10:41. So may dalawa pa, ha? May dalawa pa tayo. Dalawa pa.
Ano yung update ko lang ko kayo, nag-usap po kami ng board kahapon sa may likod. Ah, dito, sa likod. Canteen. Sa, okay, sa canteen natin. Yung ito kasama at saka yung dalawa. Dala, okay. Wala rin ho nangyari. Bakit? Kita mo naman yan. Mga miyembro ng board. Bakit akala ko ba may progress doon? Tingnan mo naman. May positibong mga resulta. Tingnan mo naman ito. Oh. Kasi ito, ang layo pa ng bakasyon. Bakasyon na yung... Oh, ha? Ha? Board. O yun, B-O-R-E-D. Board ba? Board members. Board member. Kaya wala nangyari. Dahil board, parang na-board board na board. Sila. Oh. Ah, na board. Ito, mga member. Ito kayong dalawa. Kita mo naman yan. Kasali ba si... Ba dyan? Kasali si Miss Paranaque doon? Secretary. Ah, siya ba? Corporate secretary. Oh. Ah, wala nga, wala ballpen. Eh, kailangan may mga minutes. Doon na lang sa binti niya. Kaya pala. Kumuha siya ng parang may kutsilyo. Aha. Sabi ko, dagdag tato ba yan? Oo. Oh, sabi ko, anak ng pusit pala. Magdala ka ng ballpen. Hoy, pag-usapan na natin. Huwag tataas na ba natin yung 2,500 to 5,000? Walang na. Pero, posible. Puro posible. Oo. Oh. Pero hindi nga magkasundo ito, iba-ibang tanong. Ano ba gusto niyo? Ito, gusto niya ibalik, ito, gusto niya ibalik sa 1,000. May pa-quorum. Ito, 2,500, gusto niya 2,555, 2,555. Isa? Yung isa, 3,000. Oh, wala quorum. Sabi ko, 5. Paano magka-quorum iba-iba? Parang akala mo mo, ito Vietnamese, German, ito Chinese. Paano magkaintindihan? Si Miss Paranaque. Mag-usap na kayo. Panatingin sa tattoo niya. Aha, aha siya nang, aha, okay. O, payag ka ba? Sa 1,000? Aha. O, paano sa 2,555? Aha. Puro aha na lang. Kaya wala nga pinatunguhan nyo. Umabot kami ng 2 oras kami meeting. Kaya pa nakita ko doon ang dami ng kape doon tsaka meron pang masarap na tinapay doon. So, ikaw lang ang pumayag na 5,000? O, paano? Hindi. Siyempre mga member ng board. Pwede yan. Siyempre, member ng board yan. Kaya problem. Ayusin nyo. Mag-usap kayo, German. Hindi nga siya. Hindi nga magkasundo. Oh, kahit na sign language, hindi pa rin. Bida. Usapan nyo dahil excited ang ating mga listener at ating mga nanonood. 5,000 man takin mo. May mangyayari ba? Yung dalawa, pwede mo magkasundo. Ito, ano mo makapagkasundo ito? Nasamahan mo pa nung si Miss Paranaque. Another board meeting ba? Meron pa? Ba, Diyos ko po, pahinga muna tayo at mahal na araw. Okay. Baka magkasala tayo lalo. Oras po natin, 10:44. Diyan lamang ho kayo, bayan! Erwin Tulfo, Aljo Bendijo, Punto Asintado, Rilo. Dito sa PTV at Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Ngayong Marso, may pagtaas ng 2 centavos kaya ang ating kabuang singil sa kuryente ay 11 pesos and 94 centavos per kilowatt hour. Nako, baka atakihin ako sa init na to. Ayan o, lakasan ko para naman guminhaw ang pakiramdam natin. Huwag kayong mag-alala, Lola. Sabi ni Meralco, basta naka-DC fan, kahit higher ang setting, 30 centavos per hour lang ang dagdag sa konsumo. Siguradong maginhawa pa rin kayo ngayong summer. Ay, salamat naman ako. This is a paid advertisement. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakta na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Si Luis Manzano to sa Ikaw ang Star Game Show with the star for all seasons, Vilma Santos. Ang tanong, anong corned beef ang mas star sa beefy sarap versus the leading corned beef brand based on moms from NCR? Star corned beef! Eh, yung mas star sa sustansya versus leading corned beef brand with vitamins A, D3, B1, B6, at B12. Star corned beef pa rin! Star! Ay, momski! Teka, ano'y kinakain mo? Yan ba ay... Star corned beef! Star sulit, kaya try nyo na! Ngayong Marso, may pagtaas ng 2 centavos kaya ang ating kabuang singil sa kuryente ay 11 pesos and 94 centavos per kilowatt hour. Nako, baka atakihin ako sa init na to. Ayan o, lakasan ko para naman guminhaw ang pakiramdam natin. Huwag kayong mag-alala, Lola. Sabi ni Meralco, basta naka-DC fan, kahit higher ang setting, 30 centavos per hour lang ang dagdag sa konsumo. Siguradong maginhawa pa rin kayo ngayong summer. Ay, salamat naman ako. This is a paid advertisement. Oras po natin, 10:46 ng umaga. Dito naman tayo, bay. Na, ito na.
Nais ng liderato ng Kamara na gawin na ring libre ng PhilHealth ang dialysis at chemotherapy medicine. Malaki may tutulong yan. Kasunod yan ang nakatakdang pagpapatupad ng libreng mammogram at breast ultrasound sa mga kababaihan na miyembro ng PhilHealth. Nasa linya po ng aming telepono si Iloilo First District Congresswoman at Deputy Majority Leader din po ng Kongreso, walang iba kundi si Dr. Janet Garin. Magandang umaga po. Ano magtatawag natin? Doktora, Congresswoman? Magandang umaga po, Ma'am Janet. Magandang umaga rin sa iyo, Sec. Erwin. Tawagin mo na lang akong Doc Nanay. Doc Nanay. Doc Nanay. Kasama ko si Bay Aljo Bindiho. Mayong na udto, ma'am. Mayong butag. Mayong udto. Ay, dahil kong, ito na nga. Nakausap natin yung gusto kasi ni Speaker na since kaya naman palang ilibre yung mammogram at saka breast ultrasound basta at sa ilalim ng konsulta, baka pwede na rin, sabi ni Speaker, na baka pwede naman PhilHealth, ilibre na rin yung gamot sa dialysis or chemotherapy. Ang pangako nila, doktora, sa amin ay pag-aaralan nila at kagad sila magbibigay ng feedback. If ever daw, baka kayanin, hindi naman lahat kagad, kundi pag yung mga doon sa mga mahihirap muna na kababayan natin na nagda-dialysis, nagki-chemotherapy, baka yun muna ang unahin o yung mga nasa middle class muna. Ano ho reaction niyo rito, Kong Janet? Napakaganda po ng panawagan at advokasya ni Speaker Martin regarding sa ating renal patients at yung mga may cancer. Opo. Kasi, Sec. Erwin, tama po kayo eh. Kung titingnan po natin, ang PhilHealth ay health insurance. Ibig sabihin, hindi naman lahat ng tao mag-renal failure. Hindi lahat ng tao magkaka-cancer. So, sa ratio and proportion, kaya talaga siya. Kaya maganda yung panawagan nyo na yan. At nung ako nga nagtanong-tanong, nung narinig ko sa inyo ang magandang balita na yan, masakit rin pala talaga sa kidney patients, yung erythropoietin, yung gamot na ginagamit habang nagpapadialysis sila. Kasi, syempre marami silang mga maintenance. Tsaka kaya talagang i-cover ng PhilHealth. Tanggalin na lang ng PhilHealth yung ibang mga unnecessary packages so na hindi naman kailangan. Ito yung sakit na sinabi mo, Sec. Erwin, na ito nga yung parang ipinaglalaban ni Speaker Martin Romualdez, yung mga renal patients at cancer patients. Ito yung kapag meron kang kamag-anak or kapamilyang nagsasakit nito, talagang ipu-pull down ang inyong economic status. Kaya talagang napaka-importante nito at kayang-kaya ito ng PhilHealth. May idea ka ba, Doc, Janet, na magkano itong mga gamot is binabanggit mo kanina, magkano ba ito? At saka yung pang-chemotherapy na gamot, magkano ba ito? Will you happen to know? Ang erythropoietin kasi is hindi yan lalagpas ng 1,000. Ipagpalagay natin. Pero kung 3 times a week gagamitin, mabigat na rin, di ba? Kung 12 times mo gamitin a month, malaki na rin. Yes. Yung sinasabi kong hindi lalagpas ng 1,000, yun na yung sa 1 week. Tatlo or dalawa ang gagamitin niya. Pero, mabigat pa rin yun. Kasi, marami silang gamot at tama, kailangan nila ng nutritious na pagkain. Yung pang-chemotherapy, Kong, may idea ka ba kung magkano ito mga inaabot? May mga nagsasabi, 6,000 daw. Yung gamot kasi lang. Ang chemo kasi is depende sa klase ng cancer at depende sa kombinasyon na gagamitin. Pero sabihin na natin, ilagay natin ng range between 5 to 10,000 per course. Minsan yan, gagawin nila, let's say, 5 days per week for 1 month. Okay. So yun talaga yung grabe ang bakbakan sa pangangailangan. Alright. So ano na to? Doc Nanay, Congressman Janet, this is Aljo Bendio, ma'am. Libre na ito, gamot at yung dialysis, yung proseso niyan, at sa lahat ng ospital o kaya clinics. De, kaya pag-aaralan daw ng PhilHealth. Tama po ba, Kong Janet, mga pinag-aaralan ngayon, understudy ng PhilHealth? Yes, tama po yan, Sir Erwin. Pero ang dapat talagang pag-aralan ng PhilHealth,
Kasi minsan, kaya yan nagiging mahal kasi mali ang costing nila. Kagaya na lang nung nangyari nung nakaraan na COVID testing. Uh-huh. Ang binigay nila na package, 8,500 per test. Uh-huh. E samantalang, ang computation ng World Health Organization ay dapat between 1,500 to 2,000 lang yan. Uh-huh. So, ang mga traders, ang mga suppliers, uh-huh, hindi naka-curtail. So, ito, sa chemotherapeutic agents, alam naman natin yung cost. Uh-huh. So, dapat pag mag-compute yan, tsaka buong Pilipinas naman ang covered ng PhilHealth, negotiated yung presyo na mababa with the same brand and the same quality. Kaya yan ng Department of Health to negotiate. Okay. All right. Maraming salamat kong Kong and Doktora Janet Garay ng Iloilo First District. Mabuhay po kayo. Good morning po. Thank you po. Maraming salamat, Sec, at sana po para po sa mga kababaihan at sa mga kabataan, maging boses namin kayo sa Senado. God bless po. Salamat po. Salamat. Sinabi niyo ba boses sa Senado? Nagkamali siguro. Baka ibig sabihin si Tol Rapi. Eh, Sek, natawag sa iyo eh. So ikaw, yun. Isama ko Sek ito sa miyembro ng board ko. Hindi pa nawawala. Secretary ka pa rin si eh. Si Kong eh. Isama ikaw, yun. Para may magbaston dito sa apat na ito. Ayan. Kung may mabaston. Bay, kailangan ko ng baston nila dito. Walang pa kapararang. Nung dumating ako, nag-aaway-aaway na nga sila. Ito? Itong tatlo-apat. Mag-usap nga kayo ng maayos. Last round ng... Nasa linya na si Kuno, PhilHealth Vice President Ray Balena. Sir Ray Balena, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendio po. Good morning. Good morning, Kong Erwin, at magandang umaga, Sir Aljo, at sa mga taga-subaybay po ninyo. Yes. Sir, congratulations. Did a well job, a very good job. Marami pong natuwa ng mga kababaihan na itong mammogram at saka breast ultrasound ay kasama na sa consulta package, pero hindi naman automatic ito. Pero pag sinabi lang ng doktor, pag nagpa-exam ka, kailangan mo magpamamogram. Ayun, papasok na yun as libre. Ayun. So, hindi basta-basta na pupunta ka kay doktor. Dok, kailangan po magpamamogram. Kailangan ilagay sa reseta ni doktor. Proseso. May proseso pa rin. Yeah, pero, at least, libre na ngayon. Na. Tama po, Sir Ray? Kong Erwin, maganda na nasabi nyo yan. Kasi para ma-manage natin yung expectation ng mga kababayan natin. Ayun. Sapagkat baka mamaya ay... basta na lang nila i-request ito. Pero tama, yung atin pong consulta package provider pa rin po ang mag-a-assess kung kailangan based sa mga risk factors ng pasyente. At kung talagang may risk no yung pasyente, talagang dapat niyang i-recommenda yan kasi may bayad tayo sa kanila. At dapat nilang ipagawa yan, Kong Erwin, ng libre, walang bayad. So, ibig sabihin, pag may duda si doktor, sasabihin niya doon sa pasyente, ito, magpamamogram ka, re-resitahan kita, dalhin mo ito doon sa hospital na under consulta ng PhilHealth. Yeah. Ayun, ganun pala yun. Tama po yan, tama po. Alright, sir, pangalawa, kausap ko ho yung mga official ho natin sa PhilHealth. Dahil nga po, ang gusto naman ngayon ni Speaker Martin Romualdez, baka po pwede naman daw ilibre na yung mga gamot sa dialysis at saka chemotherapy dahil medyo mabigat-bigat. Kahit na lang siguro unahin na muna yung mga mahihirap at saka yung sa mga minimum wage earners, baka po pwede. Ang sabi naman ho sa akin ng mga katauhan ho ninyo, pag-aaralan ho nila ASAP ito at bibigyan ho kami ng feedback. Kumusta na ho itong pag-aaral ng PhilHealth regarding this matter? Yes, tama po kayo, Kong Erwin. Talagang yan ay tinitingnan na po. Sa ngayon, wala pa ho tayong update sapagkat yung nasabing meeting parang a few days ago lang po. Tama. Ng Erwin. Opo. So, makakaasa po kayo na kung meron po tayong development dito. Kong Erwin, dito po sa programa po ninyo, ibalita po natin yan. Ayun. Salamat naman. Hindi po. At saka, lastly po, may nabanggit ko kayo. Mukhang maraming kababayan natin hindi nakakaalam. Libre na pala ang diagnostics exam by Aljo. Oh. Under sa konsulta. Tama po ba yun? Under sa konsulta program ninyo, libre na po yung mga x-ray na yan, mga kung ano-ano man dyan. Basta nasa konsulta package.
Tama po, Kong Erwin, no? Meron tayong kabuuang 12 mga laboratorio okay. na kapag kinailangan ng pasyente at narekomenda ng kanilang primary care physician, ipapagawa po sa kanila ito ng libre. Ayun. Nabanggit nyo, X-ray, opo. Yung pong kailangan matest for kidney condition, creatinine, uh-huh. yun pong urine test, yung stool test, uh-huh. yung pong fecal occult blood test, at marami pang iba, Kong uh-huh. Erwin. Ay kasama po yan. So tama po, ganun pa rin ang ating rule. Pagka kinailangan ng pasyente at nirekomenda ng doktor, ipapagawa po yan ng libre. Meron din pong gamot, ha, Kong Erwin, huwag natin makalimutan. Sir, ito, meron pong pahabol na teksto sa amin dito. Kailan po magsisimula itong mammogram at breast libreng breast ultrasound? Is this ongoing na? Basta magparehistro lang sila? Or ang sabi kasi last eh, in April. April pa ho ito mag-uumpisa. Tama po ba, Sir Ray? Kung Erwin, yung ating consulta package ay existent na po ito. Okay. At yung pong karagdagang mammogram tsaka breast ultrasound, ang commitment po natin dyan ay operational by June of this year. Pero pwedeng mapaaga po yan kung mabilisan natin na yung mga kinakailangang IT system dyan at yung paglalabas ng guidelines. So, June po, pero pwedeng mapaaga po yan, Kong Erwin. Okay. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ray Balena. Magandang umaga po sa inyo dyan sa PhilHealth. Thank you po. Salamat po. Salamat po, Kong Erwin, sa inyo pong suporta sa PhilHealth. Salamat din po, Sir Aljo. Okay. Lucky listener number 3, Sir Ray. Thank you, ha. Si Mercy Mangga ng El Nido, Palawan. Hey, o taga Palawan, ito, si Mercy. Good morning, my Ma'am Mercy. Good morning po. Ano trabaho ni Ma'am Mercy? Housewife po. Housewife. Ilan ang anak? Dalawa po. Okay, ito for 2,500. Di ko na patatagalin pa. Ano-ano yung mga libre na ngayon na serbisyo ng PhilHealth? Para sa mga kababaihan. Dialysis po at saka yung chemotherapy. Hindi pa po eh. Hindi pa. Huy. Pinag-aaralan pa lang. Ano ho yung para sa kababaihan ha? Pakinig ko kayo. Para sa kababaihan, ano ho yung magiging libre ng exam? Dalawa po yon. Para ma-check kung kayo ho ay merong problema po sa dibdib. Ano yon? Minaw ka, wala. Sus. Nakalimutan ni Mama. Nagsimula sa letrang M. Letter M. Ayan. Ma'am Mercy. Aba. Ay, ano ho yun? Abe, hindi yata. Baka may ginawa. May ginawa ba kayo? Kaya hindi kayo narinig yung interview? Inano ko po yung anak ko kasi sa labas. Magbigay lang ng isa. Magbigay lang ng isa. Isa lang. Ito ha, sample na lang. Multiple choice. Multiple choice. Oho. Isa lang ha. Isa lang ang piliin mo na sinasabi ng PhilHealth libre na. Okay. Dialysis, chemotherapy, mammogram, 2D echo, ano? Yung mammogram. Ayan! Mammogram, 2,500. Sabihin nyo dyan sa mga kababayan nyo dyan ha, na ngayong June po, libre na po yung mammogram at saka breast ultrasound kung may duda silang, may problema sila sa dibdib or sa breast. Okay? Thank all right, po. Salamat thank po. Po. Sige po. Thank you po. Okay, sige. Ayun. Sunod. Number four. Nasa linya si Lorito Agsoy ng Valenzuela City. Malayo ito. Lorito! Hello sir, good morning. Ano ang trabaho ni Mang Lorito? Wala ko sir, sa bahay lang. Bahay, ilan taon na si Mang Lorito? 44 sir. 44! Bata pa ito. May asawa si Mang Lorito? Live-in partner. Girlfriend. Itong dalawa na ito, nagsisisi. Sana raw, live-in na lang ang kuan na raw. Nagpakasal kasi itong mga mga... Tali na ito mga ito. Wala na, tali na ito. Pero gustong lumabas eh. Oo. Oh. Anyway, Mang Lorito. Ito, mabilisan lang. Yan. Anong, yung official na in-interview namin kanina, anong ahensya siya nagtatrabaho? Yan. Saang ahensya nagtatrabaho? Yung interview namin kanina ng lalaki.
Phil Hertzel. Ay, congratulations! May 2,500 ka. O, ganun kadali lang. Salamat ha, salamat. Thank you. Thank you, sir. Salamat. Wala ka naman. Oh. So, napakasimple. Napakasimple. 11:01 so, ang umaga. Ay. Ito na. Asahan daw nila. Oh. Managtetext na. So, ano yung sinasabi? 5K daw. Ano nga 5K? Hindi nga makonvene itong board na itong apat na ito eh. Ano gagawin natin? Pagdating ko kahapon, sabi ko, usapan. Alauna. Nandun, araw siya dumating. Nag-aaway-aaway na. Pag na nandun sila, tapos nagagalit pa doon kay nanay na kusinera natin. Na wala na rong arroz kaldo. Ayusin mo na natin na, para may kasalanan pa nung na para kasalanan pa ni Maring Lidia. Dahil wala na rong arroz kaldo, nagsumbong po sa akin. Sir, wala na arroz kaldo. Sabi ko, hindi yan para sa inyo. Para sa mga bisita, mga complainant. Ah, okay. Sige. Pinatos na. Pati yung asukal, tinira na siya, peanut butter. Pati, naubos yung pati kalamansi yata. tinira yung peanut butter. Meron kutsara, tinitira na yung peanut butter. Kaya pala bumondats itong mga ito. Lumaki. Anyway. Bueno, isang oras na naman po lumipas. Kita-kita po tayo bukas. Dito po sa Punto Asintado Reload. Ako po si Erwin Tulfo. Ako naman po si Aljo Bendijo. God is good all the time, Lord. Salamat po sa lahat ng biyaya. Kami po ay nag-iwan sa inyo isang magandang umaga, bayan. Bye. Thank you, Jesus. Si Erwin Tulfo yan. Si Erwin Tulfo yan. Si Erwin